So, alam natin dapat yung cause natin na cancellation. Lalo na yung factoring. Okay, yung simplifying rational expression. Dahil gagamitin natin yan sa multiplication of rational expression. Okay, next. Example number 2, we have 2x plus 1 over x squared minus 1. So, tingnan natin mamaya kung factorable ba yung numerator at yung denominator. Times x plus 1 over 2x squared plus x. So, tingnan natin kung ano ba yung mga factorable. So, yung 2x plus 1, pwede ba siya may factor pa? So, mga wala na. Wala na sila, wala na common factor. So, stay lang yung 2x plus 1 na yan. Yung x squared minus 1. Sa palagay nyo, yung x squared minus 1, ano kaya yan? Difference of 2 squared. So, pwede natin i-factor to yung x squared minus 1. So, magiging x plus 1 at x minus 1. So, kung nakalimutan nyo yung concept natin ng factoring, pwede nyo panoorin na lang ulit sa video natin. Okay, next, yung x plus 1, hindi na siya pwede i-factor kasi wala naman silang common factor. Next, yung denominator na 2x squared plus x. Factorable kaya? Yes, factorable. So, common mo naman yung factor. So, pare silang may x. So, factor natin. Labas natin yung x. So, 2x squared divided by x is equal to 2x na lang. Then, plus x divided by x is equal to 1. So, na-factor na natin. So, pag na-factor na natin yung both numerator and denominator, kasi numerator natin, hindi naman siya factorable. Sa denominator natin, nakita natin yung parehas denominator factorable. So, na-factor na natin. So, namin na natin yung mga common factor numerator and denominator. So, 2x plus 1, meron bang parehas? Wala dito. So, hindi tayo makapag-cancel dito. 2x plus 1, ayun, meron. So, 2x plus 1, pwede natin cancel na yan. Next, meron pa ba? Wala na. X plus 1, meron bang x plus 1 dito? Wala. How about x plus 1 dito? Ayun, may x plus 1. So, pwede natin cancel yung x plus 1 at yung x plus 1. So, ano kayo natirada lang? Ano kayo natirada lang natin sa expression? So, dito sa numerator, visible 1 na rin natira. Ganun din sa kabila. So, 1 minus 1 is equal to 1. Next, denominator. Ano yung natira natin sa denominator? Yung x minus 1 at yung x. So, multiply lang natin yan. So, x minus 1 times x. Distribute lang natin yan. Distribute. So, magiging 1. So, x times x is equal to x squared. And x times negative 1 is equal to negative x. And that is the final answer. So, okay na naiintindihan ko kung paano nga ba mag-multiply ng mga rational expression na may binomial. So, dapat i-apply natin yung factoring, ha? Umpisa pa lang, dapat alamin agad natin kung ano yung pwedeng i-cancel. Okay, kapag hindi kasi natin agad kinancel or in-apply agad natin yung numerator times numerator over denominator times denominator, lalong mahihirapan tayo. So, dapat alam na agad natin kung paano mag-factor at paano mag-simplify. Okay? So, kapag na-factor na natin yun, na-cancel na natin yung mga dapat i-cancel, saka natin i-apply yung numerator times numerator, denominator times denominator. Okay? So, next. Example number 4, we have x plus 2 over x squared minus 4 times x squared minus 3x plus 2 over x plus 1. So, kung titingnan natin, dapat tingnan natin kung ano ba yung mga factorable na mga fraction, na mga expression. X plus 2, hindi na siya factorable. X squared minus 4, factorable? Yes, difference of 2 squared ulit. So, factor muna natin yun. So, x squared minus 4 is equal to x plus 2 times x minus 2. So, na-factor na natin yung x squared minus 4. Next, yung x squared minus 3x plus 2. Factorable kaya? May factor kaya positive 2 na kapag in-add natin or kinumbay natin ang lalabas ay negative 3? Yes. Negative 1 times negative 2 is equal to positive 2. And negative 1 plus negative 2 is equal to negative 3. So, factorable. So, magiging x plus 1, x minus 2, and x minus 1. Or yung pwedeng baliktad, nandito yung x minus 1 at nandito naman yung x minus 2. So, dapat na-master na natin yan, no? Factoring trinomial in the form of x squared plus bx plus c. Ganun kahalaga yung mga concept natin ng factoring.
Next, yung denominator natin na x plus 1, operable? Hindi. So, kapag nakita na natin na factor na natin lahat, identify natin yung mga common factor ng numerator at denominator. So, x plus 2, meron? Ayun, meron. So, pwede natin cancel. Cancel natin yung expression na. So, ang natin na dito, x minus 2. Sa taas, invisible 1. Next, dito na. Mingin tayo dito sa may factors, ha? So, x minus 2 at x minus 1. May kaparehas ba? X minus 2. Wala. X minus 1. Wala. Eh, about tumingin tayo sa kabila. X minus 2. Meron. Numerator at denominator. So, pwede natin cancel yan. Cancel. Cancel. Meron pa ba? X minus 1 at x plus 2. X plus 1, hindi magkaparehas. Minus 2 plus 2. So, hindi sila magkaparehas. Hindi natin pwedeng i-cancel yan. So, kapag na-cancel na natin yung mga dapat i-cancel, apply na natin yung multiplication of rational expression, which is yung numerator times numerator over denominator times denominator. So, 1 times x minus 1 is equal to x minus 1 na lang. 1 times x minus 1 is equal to x minus 1. Next, ano natin na dito? Invisible 1. So, 1 times x plus 1 is equal to x plus 1. And that is the final answer. So, naiintindihan? So, nalalaman nyo na kung gaano kahalaga yung factoring. Okay? Okay. Doon tayo sa last example natin. So, last example natin, we have x squared plus 7x plus 10 over x squared minus 9x plus 14 times x squared minus 6x minus 7 over si x squared plus 6x plus 5 is equal to what? So, kung makikita natin yung bawat expression natin, trinomial in the form of x squared plus bx plus c. So, lahat kailangan natin i-factor out natin yan. So, tingnan natin kung factorable, ha? May factors ba ang 10 na pag inad natin ang lalabas ni 7? Yes, yung 2 at saka yung 5 or yung positive 2 at yung positive 5. So, factor na natin. So, magiging x plus 2 times x plus 5. Okay na, next, habang denominator, factor natin to. May factor ba ang positive 14 na kapag inad natin ang lalabas ay negative 9? Yes, ano yun? Negative 2 at negative 7. Because negative 2 times negative 7 is equal to positive 14. Negative 2 plus negative 7 is equal to negative 9. So, yun yung factor ng 14 kapag inadagan ang lalabas ay negative 9. So, x negative 2 at x negative 7. Okay, so na-factor natin yung numerator at yung denominator. Next, yung kabila naman. So, factor natin. So, meron bang factor ang negative 7 na kapag inad natin or kinumbay natin ang lalabas ay negative 6? Meron. Negative 7 at positive 1. Because negative 7 times positive 1 is equal to negative 7. Negative 7 plus 1 is equal to negative 6. So, x negative 7 x plus 1. Okay, na-factor natin yung numerator. How about denominator? So, yung denominator, factor ng 5 na pag-inad natin is 6. Madali lang. Yung x plus 5 at x plus 1. So, kung na-factor na natin yung mga numerator at denominator natin, i-cancel na natin yung both sa both numerator and denominator natin, yung mga common factor. So, cancel natin yung mga dapat i-cancel. Pinahintin natin yung x plus 2. Meron ba x plus 2 dito? Wala. Tumingin tayo sa kabila. Meron bang x plus 2? Wala. How about x plus 5? Meron bang x plus 5? Ayun. So, cancel natin yung x plus 5 na yan. Cancel na natin yung x plus 5 na yan. Next, meron pa ba? Ang natanala natin ito is x plus 2, ha? Punta naman sa kabina. X minus 7. Meron bang x minus 7? Ayun. X minus 7. So, cancel natin. Cancel. Next, ang natanala natin is x plus 1. X plus 1, meron pa ba? X plus 1? Ayun, x plus 1. So, cancel natin yung long expression x plus 1. So, ano yung mga natira natin? So, ang natira dito sa kabila is 1. Or invisible 1 na lang. Ganito din sa denominator. About dito sa kabila, ang natira na lang is x plus 2. At sa kabila, sa denominator ay x minus 2.
So, copy na lang natin yan. So, x plus 2 over x minus 2. Okay? So, naiintindihan kung paano nga ba mag-multiply ng rational expression? It's about simplifying rational expression. So, kailangan ma-master na natin yung factoring. Ganun kahalaga yung lesson natin about factoring. Okay?